Nag-comment kayo? Nabasa ko. Sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Lian Austria, isa akong sikat na arkitekto dito sa kwarto ko. Isa sa pinakamaraming request na nababasa ko sa comment section is maraming may gusto na i-review ko ang bahay ng Team Kramer. And me, being the big brain I am, nagtaka ako, ano nga ba ang team ni Kramer? So after 3 minutes of intense research, nadiskobre ko na siya ay Team Global Port. Ina-expect ko Alaska siya kasi, you know, Alaska Kramer. Di ba yung nilalagay sa kapyo? Sobrang bobo ng joke, nagpapawis na ako. Anyway, yun nga, nag-research ako at dun ko nakita yung video ng house tour nila. That is why today ngayong araw magre-react tayo sa bahay ng Team Kramer. Whoop. Okay, so dito pa lang makikita na natin yung hula ko, frontage ito ng bahay nila. Tapos, paglalapitan natin yung fence, meron silang naka-install na electrical fence. So isang common misconception pagdating sa electrical fences is voltage or voltahe ang nagme-measure kung gano'ng ka-dangerous or ka-lethal ang isang electrical fence. Pero in reality, amperage or yung milliamps ang magde-determine whether or not makikiliti ka lang ba or magbabagsak ka ng longganisa sa salawal mo pag nahawakan mo ang isang electrical fence. This has been almost two years in the making. It took a while because I had to supply a lot of things in the house, all of the finishes. This wasn't a here, do everything for us. This was a collaboration between Cheska and I. We didn't get any interior designer, so what you will see is what our favorites are. Pero babe, you were the ones who sourced out really everything here. So the first thing you will notice actually is our remote controlled gate. I was able to find a supplier called Smart Mov, and they were able to prepare our gate here properly, and it's very secure and it's in theme with our house. So follow us as we go to the entrance of our house. Pause muna natin dyan. Okay, yung wall finish na pinili nila dito sa part na to ng bahay is black paint. Me personally, I am not a paintist. Hindi ako racist against paint, pero I prefer white paints over black paints kasi sa white paints, hindi mo masyado halata kung merong imperfection yung cement. Pero pag black yung paint na ginamit sa wall ng bahay, may onting bukol lang halatang halata yun. And pag tinignan ko na malapitan, the mason did a really good job dito sa pader nyo kasi wala ako masyadong nakikitang mga bukol. So yeah, kung sino man yung mason ng Team Kramer House, congratulations, you are a very skilled mason and pa-burger ka naman. Back to the video. There's Gavin's basketball court. I was also able to find fiber kinetics to build Gavin's basketball court so I can train him every day. Go! Shoot the ball! Shoot the ball! Can you shoot the ball? Go, pause muna natin dyan. So kung titignan natin, hindi pala lahat ng black parts ng bahay is black paint. So dito sa part na to, gumamit na sila ng aluminum composite panel, which is a material that is advertised na stain-proof siya and self-cleaning. So pag naulanan, maalis yung mga duming nakadikit dyan. So medyo may kamahalan to if i-compare mo dun sa conventional na pintura lang yung ginamit sa labas ng bahay. Pero in the long run, mas makakatipid ka naman kasi less yung gagawin yung linis dun sa aluminum composite panel and hindi na kayo magre-repaint. So yun na yun. This is one of my favorite spots in the house because I designed it. This was actually burn stained. Okay, sabi ni Sir Doug, burn stained itong wood na ginamit dito. So ang burn staining is one method kung paano palabasin nyo yung haspe or yung wood texture ng isang wood plank. So ang gagawin is susunugin siya ng blowtorch para lumabas yung mga lines or yung wood texture or in Tagalog, yung haspe ng kahoy. So yun ang burn stained wood. When you take a look up, you will see all of the lights, the chandeliers. We noticed our guests that come here, they always say that they love hanging out here in our sala area. Punta kayo dito. Tignan nyo naman yung view from here. I love sitting in the sofa and seeing that kind of view. Pause muna natin dyan. Okay, so ang tawag sa style ng area na to is open below dahil pag nasa taas ka, open yung below. Also napansin ko sa likod ni Sir Doug na meron silang ceiling fan na masyado siyang malapit dun sa ilaw. So me personally, iniiwasan ko na merong ceiling fan na masyadong malapit sa ilaw or may ceiling fan na yung blades niya is nag-overlap sa ilaw. Kasi pag tumatama yung blades, parang nagkikreate siya ng strobing effect and minsan yan na magkukos ng headache ng mga taong merong photosensitive epilepsy or meron silang parang mild seizures. So dahil nadadaanan nga ng fan blade, ng ceiling fan yung ilaw. So once na dumaan siya doon, didilim. Tapos pag naalis, liliwanag. So parang
nagbi-blink-blink yung ilaw na ganun. So para maiwasan to, ang usually na ginagawa ko, pag naglalagay ako ng ceiling fan, is halimbawa ito yung ceiling fan. Hindi ako makaposition. Halimbawa ito yung ceiling fan. So ito yung center niya. Tapos ito yung fan blades. So yan yung fan blades. Ang ginagawa ko is yung ilaw, ilo-locate ko 1 meter away from the fan blades. So yan, 1 meter. So yung mga ilaw is 1 meter away. Para safe na safe ka na hindi magkakaroon ng strobing effects yung ilaw dahil dun sa pagdaan ng fan blade sa kanya. Ang only solution na naiisip ko pag meron kayong ceiling fan na tumatakip sa ilaw is bumili kayo ng ceiling fan na merong malakas na ilaw sa ilalim niya. Tapos pag naka-on yung ceiling fan, huwag nyo na i-on yung ilaw na nasa likod niya. Yung ceiling fan light na lang gamitin nyo. Pero pag hindi naman kayo nababother nung blinking dahil dun sa ceiling fan na dumadaan sa ilaw, okay lang, hindi nyo na kailangan palitan yung ceiling fan nyo. You can keep it as is. I guess a lot of people find this very odd. We have an elevator here. Why do we have an elevator? I will explain. If you notice the color, why gold? This color is the favorite color of my mom. She loves gold. Parang when she comes here to the house, this is, Mommy, I got this because you love. Yeah. So later on, if I do decide to sell the house, if I do decide to sell the house, the new owners won't have to climb up all the stairs all the way to the top. This house is not for sale. There's no new owners. I'm just saying. So pause natin dun. So they decided na lagyan ng elevator yung kanilang bahay, which makes it future-proof just in case tumanda na sila tapos di na sila makakyat sa stairs. They can use the elevator. Isa itong big brain move. You see some similarities from our old house, but slight, you know, spacious. Yeah, and this spacious. One is very high. You see, it looks very high for checks, but just I normal think for my me. My husband forgot to think of how small their side is. Yeah. The Hobbit side. Gandalf. You have the Gandalf side. Oh, yes, I like that Lord of the Rings reference. Actually, yun ang favorite movies ko. Anywho, malayo sa topic. Pagtitingnan natin, yung kitchen countertop is halos nandito na sa chest level, which means na hanggang kilay ko na yan. Jokes aside, a good rule of thumb kung paano nyo ma-determine kung gaano kataas yung kitchen countertop nyo is hanapin nyo kung sino yung nagluluto sa bahay nyo ng madalas. Tapos, sukatin nyo kung gaano kataas yung elbow niya. So from his or her elbow, sukat kayo ng 12 centimeters pababa. And then yun ang ideal na kitchen counter height. Pero ang problema is pag mag-asawa kayo nagluluto, so jack and poy na lang kayo kung sino yung magiging mas comfortable. Pero word of advice lang mga dudes, pagbigyan nyo na yung misis nyo, dahil pag ikaw ang nanalo, tas ginawa mong para sa height mo yung kitchen countertop, lagi na yung babanggitin ng misis mo pag nag-aaway kayo. So late kang umuwi dahil nag-inuman pa kayo ng mga ka-office mo? Saan ka galing? Amoy beer ka na naman. Sabi mo, uwi ka ng 5 p.m. tapos ikaw magpapaligo kay Junjun. Eto ako na nagpaligo. Dito ako nagluluto sa kitchen countertop na sobrang taas kasi sa height mo binis. Ang hirap ng buhay ko. Iwan na kita. So para maiwasan ng ganong sitwasyon, laging tatandaan, happy wife, happy life. We have solar panels in the house. So for those, we've had comment saying, ang laki ng house nyo, nice. Paano yung electricity bill nyo? Naisip nyo na yan. Naisip ko na yan. I was able to put big in brain. A water filtration system. So even if you shower, you can drink you can your shower drink water. The water. Para malinis na yung tubig. But I took it one step further. Can you imagine uminom ka ng tubig tapos hindi pala naka-on yung water filtration system? Lasang sinigang. Talino kasi nung joke, basa tuloy. Okay, balik tayo sa video. This is my favorite spot actually. This is actually the brown bricks from Pangasinan, but I had it colored. And this whole theme here in the kitchen, actually nice. I put it together. Different kind of textures here, but I struck with the color black. I had this sourced out even this one. This is Daddy's favorite color. Yeah, the absence of color, black. So good choice of materials and color scheme, Sir Doug. Napakaganda na itsura ng kitchen nyo. And kung di lang sana ako mahirapan magluto dyan. Kasi for sure, pag nagluto ako ng hotdog, ka-i-level ko yung hotdog. But aside from that, I would really love to be able to cook in this kitchen. Although hotdog lang alam ko lutuin. Balikin tayo sa video. I have my coffee station. And guess what? The coffee grounds, we use that as fertilizer. Yep. Oh, parang wala akong nakikitang coffee creamer. Bobo puti. Tignan nyo naman yan, oh. Yaya Josie, tignan nyo naman yan. Grabe!
They all have their own rooms this time around. Yes. And then sa mga mag-asawa naming sinama nila sa isang room. Dito si ano, this is Yaya Josie's room and Yaya June. Oh, pause muna natin. So itong area na ito ang kanilang maid's quarters. And kung papansin niyo yung wall pag pinlay natin yung video, ayun no, parang meron siyang strobing effect. And yan yung sinasabi ko kanina na magiging effect pag masyadong malapit or nag-overlap yung fan blade ng ceiling fan nyo sa mga ilaw. So yun personally ang iniiwasan ko pag naglalagay ako ng ceiling fans. Our favorite thing here in the house is the view. I need to show you. It's from the entrance to the living area going outside. So close your eyes muna. Close your eyes muna. Bubuksan ko. Wait pwede lang. Na. Pwede na. Welcome to our grand view. Wow. Ang sarap umuwi. Nauto ako doon. Kahit na stuck ka sa traffic ng ilang oras. My whole point was, ayokong nagsiswimming and then yung makikita mo yung boundary wall. Ooh, I didn't want that. Nice. So gusto ko, we needed to elevate the pool a bit. That's why parang that's why it's an infinity type pool. Para pag nagla-lounge ka dyan, hindi yung boundary wall ang makikita, kundi pause muna natin dito, madudes. So I really like their infinity pool and napakaganda ng view sa kanilang bahay. So Mr. and Mrs. Kramer, congratulations on buying a very good location for your house. Dahil isa yan sa pinaka-important na bagay pag magpapatayo kayo ng bahay. And then balik naman tayo sa swimming pool nila. So kung titingnan natin yung swimming pool, hindi siya ganun ka-infinity kasi may kita nyo yung edge ng pool or yung lip ng kanilang pool. So yung one thing na usually ginagawa ng mga pool designers para ma-achieve yung infinity effect is yung lip ng pool is nilalagyan ng super elevation or ng parang ramp or kantong pa ganun. So yung lobby ng pool nila Sir Kramer is flat lang siya. Pa ganyan, and then yung water is nandito. So pag tinitignan nyo magmula dito, kita nyo yung lobby. So para maitago yung lip ng pool na yan, ang ginagawa is gagawin siyang slanted na ganyan. So yan, tapos nakapaslant na ganyan para yung water hanggang doon. Tapos magsispill na lang siya. Tapos merong drainage dito sa ilalim dito. Doon ika-catch yung water na nagsispill. So mangyari pag nakatayo kayo dito na part na to at tinignan nyo yung tubig, di nyo na makikita yung lip ng pool and parang yung tubig nag-extend towards infinity and beyond. Kaya infinity pool ang tawag doon. It's our main powder room. Hold on. Welcome. Wow. You have the nice bronze tiles and the silver looking ones. This is rose gold also. Damn. Okay, first and foremost, napakaganda ng CR and ang ganda ng materials na pinili ni Sir Doug para sa CR na to. Anyway, pag tinignan natin yung size nitong mirror is meron siyang edge lighting. So, binibigyan niya yung mirror nitong floating effect. So, kunyari, ito yung top view ng CR. So, ito yung pader ng CR natin. Yan yung pader. And then, ito yung salamin. So, ang ginawa nila is nilagyan nila ng strip lighting dito. Tsaka dito sa sides ng salamin. Para ilaw siya dyan to give the mirror a floating effect. So usually ang ginagawa ko yung distance ng strip light magmula sa kanto ng mirror is 2 inches para siguradong di mo na makikita yung reflection niya dun sa pader sa likod. Tapos meron kayong 2x2 dyan or kahit 1x1 na wood or aluminum, mas advisable kung aluminum kasi nga nasa CR to. So may aluminum framing sa likod yung mirror. 1x1, okay na yun. And then i-distance nyo lang siya ng 2 inches magmula sa kanto ng mirror. And bam, floating effect for your powder room mirror. Yeah. So if you go around, if you remember when you enter the house, there's plants inside. Yeah. And even here. I got it from City Plants PH. Yeah. I ordered them in Instagram. Op. Post natin dito. Okay, yung napansin ko lang sa roofing nila is gumagamit sila ng hidden gutter. So usually ang mga gutter sa Philippines is yung exposed gutter or normal lang siya na box gutter. Yung gutter natin, pag tinignan nyo yung side view ng bubong, kunyari ito yung bubong, yung normal na gutter sa Philippines is yan. Nasa dulo siya ng bubong. Pero ang hidden gutter, so halimbawa ito yung bubong, ang mangyayari is hindi siya nasa dulo kundi nandito. So yung purpose nito is para pag tinignan nyo yung kanto ng kanilang roof is malinis siya tignan and very sharp yung roof. Also, pag ganito yung gutter, pwede nyo na itago sa loob yung downspout pipes nyo kung saan dadaan yung tubig. Kesa pag ganito yung gutter, usually, sa labas nyo idadaan yung downspout pipes. So mas malinis tignan overall ang roof na naka-hidden gutter. Look at the picture! Woo! That's cool! Ganda, oh. Alright! That's it. We've finished the house tour. We hope you guys enjoyed. And I guess doon na nagtatapos ang kanilang video. So kung gusto nyo panoorin yung buong video, lalagay ko yung link sa description down below. So all in all, I would rate this house
12 over 10 dahil napakaganda ng design niya and napakadaming spaces sa bahay na to na I wish meron din sa bahay namin, especially yung movie theater. Can you imagine watching Lord of the Rings, mag-isa mo lang, tas full blast, tas naka-hobbit costume ka. Kasi yun lang yung kasha sa'yo, hindi kasha yung Gandalf sa akin. Bakit gano'n? Anyway, lumalayo na naman tayo sa topic. So I like the color scheme, which is brown, gray, and black. That is a very masculine color scheme. And bagay na bagay yan kay Sir Doug, dahil isa siyang malaking tao. And alam nyo naman, pag malaking tao, malaking shoes nila. So yon, anak ng tokwang mga joke yan. Okay, so balik na tayo. So out of all those things, yung pinaka na-appreciate ko is yung attention to detail ni Mr. and Mrs. Kramer sa pag-design ng bahay na to. Kasi minention nila na sila ang pumili ng accessories and yung finishing and yung overall aesthetic ng bahay, which is a very hard thing to do. But they made it look easy. So if you are watching Mr. and Mrs. Kramer, congratulations on your very beautiful house. I like it very much. Sir Kramer, Lord of the Rings. Bacana man. And with that, dito ko natatapusin ang ating video. So hit that subscribe button and ring that notification bell. Dahil kung hindi, mababagsak ang longganisa sa salawal nyo. Hanggang sa susunod na kamanata, mga bata. A flying peace!